So, today, mag-withdraw tayo. Kasi may nagtanong, ang daming nagtanong. Sir, paano ko ma-withdraw yung pera ko, sir? Let's say, nag-all-time high na or nag-piso na or basta, ganun. Daming nagtanong. So, sige, today, mag-withdraw tayo. Pakita ko sa inyo paano mag-withdraw from Binance papuntang bank account nyo or pwede rin sa GCash. But bago yan, before that, ano lang, update doon sa pinagbibili ko sa unang video how to buy using your or how to trade using your mobile phone. So bumili tayo ng 10 assets. Algo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. So ayan, bumili tayo ng 10 assets. Di sali yung BNB. Pwede rin sali na rin yan. Kasi yan yung withdrawin natin ngayon for the sake of demonstration lang or tutorial. Yung BNB yung withdrawin natin. Transfer natin sa tawag ito sa bank account or GCash mo. So ito yung binili natin, 10. So 1,000 tag 1,000 lahat 'yon. Yan may tubo na oh, 259. More than 20% na. Ang Sol ko, ayan, malapit na rin mag 20%. Shiba ko 115% na. Oh, yung Link ko, ayan, nasa 15% na rin around. Yung AAV, Aave ba yan? Para pagbasa yan. O, nasa, ayan, 10% plus. Ayan, DYDX, ADA, o, medyo ano pa, kakasimula pang ano. Avalanche, o, ito yung update. Tron, 1,000, o, break even lang. XRP, losing tayo. 986, eh, 1,000 yan eh. So, sa experiment natin, tag 1,000, 1,000 in 10 assets. Ito yun, tubo na yung iba. Positive tayo, positive. Tubo na yung iba. And then, ang plano, pag abot ulit say 100%, lipat natin doon sa ano, ibili naman natin ng other coins na nagdi-dip. Nag-dip, I mean, nag-dip. Yun. So, this is the update. Ito yung update ng binili natin sa unang video. So, sa di pa nakapanood ng ano, unang video ko, doon sa, about sa ano, unang video about sa pag-buy ng mga coins, yung trading na ano, yung color-color trading. Buying the dip trading. Oh, ito yung link. Iiwan ko lang dyan yung link. Para marunong matuto kayo paano mag-buy using ano, ito, Binance and the coin market cap. Halimbawa, mag-withdraw na tayo. Kaya ng tanong nyo, sir, paano mag-withdraw? Ayan. For ano? For tutorial purposes, gamitin natin yung BNB. Withdrawin natin tong BNB. Nasa 3,000 to. So, withdraw lang tayo 1,000 or US dollar lang. Sayang naman eh. I don't need to withdraw this. Pero for the sake of tutorial, paano mag-withdraw? Sige. So, from your Binance, ayan ang binili nyo. Lipat natin to sa GCash or banko nyo. Yung ano naman, yung coins nyo nandito sa Trust Wallet, padala nyo dun sa Binance account nyo in a form of BNB. Kung ERC20 naman, like ito, may ERC20 tayo dito. Like the Ryoshi Vision na ERC20, so swap back nyo sa Ethereum. So kung Ethereum na, send nyo dun sa Binance. Paano ba mag-swap back? Dun lang sa pancake swap. Alam nyo na yan. To pancake swap. Kung BIP20, ERC20, Uniswap to. So BNB sa ilalim. And then ito dito yung ano let's say, daming shitcoin dito. Ano ba ito? Pig token. Ayan. May max mo lang. And then swap. O, pag BNB na siya, send mo sa Binance. Kung ERC20 naman, dito ka sa Uniswap. Ayan, Uniswap. Ilalim yung Ethereum. Ethereum sa ilalim, lipat mo. Ayan. Pindutin mo lang itong araw-araw. Ayan, lipat-lipat. And then, select token. Ano yung iswap mo? Kung ERC20 na siya, ay kung Ethereum na siya, send nyo sa Binance nyo. Or exchanger. Exchanger kasi itong Binance eh. So, from Binance, dito tayo mag-withdraw. Okay. So, let's start. Unang gawin, halimbawa, na-swap back nyo sa BNB. Halimbawa, ito na yung coins sa BNB. Pwede nyo i-withdrawin, max lang, maximum. Tapos, pwede rin, konti lang. Let's say, withdraw lang ko ng 20 US dollar. So, yun lang, 20 US dollar. So, unang gawin ko,
is sa trade. Pinutoy ko yung trade. Ayan, sa ilalim. Kita nyo? Mataas sa ilalim. Limang menu yan. Wallets, futures, trade, markets, home. Dito ka lang sa trade. Tapos upper left, may convert yan. Pinutin nyo, upper left. So, dito, from BNB, gawin ko siyang USDT. Pero, pwede na siya na idiretso mo na sell yung BNB. Pero, for the sake of, ano lang, tutorial, paano mag-swap back sa USDT. Kasi, halimbawa, Algo. Ito na. Halimbawa, withdrawin mo yan si Algo. Swap mo lang sa USDT. So, gaya nito, BNB to USDT. So, magkano ba yung ano, withdrawin natin? 20 lang, minimum. $20. Pwede rin. Ubusin mo na. Max. Ayan, max lang. Maximum. 3,000 yan eh. $20 minimum. Ano ba wala? For ano lang naman. Tutorial. Then, preview conversion. Convert. Yun. May $20 na tayo. So, balik lang tayo. Wallets. Ha? Sa ilalim lang tingin. Home, wallets, trade, futures. Mark wallets. So, dito sa wallets, ayan, may USDT na tayo sa ilalim. Sana yun? Ayan, ayan o. USDT, nasa 1,015 o 14, ayan o. $20. $20 or $20. Ayan na. So, ito yung withdrawin natin. Para maka-withdraw tayo, ilipat muna natin tong USDT doon sa P2P wallet. Kasi nasa spot siya eh. Dapat dito siya sa P2P. Oh, ito yung P2P, walang laman. Dalawa kasing wallet dyan. Wallet ni P2P at saka wallet ni Spot. Right now, nasa Spot wallet siya. So, hindi mo siya pwedeng ma-sell papuntang banko. Kaya ilipat natin siya sa P2P wallet or funding wallet. Funding wallet. Wala pa siyang laman. USDT natin, wala pa laman. So, balik ka dun sa Spot. And then, press mo lang si, ano? Press mo yung transfer. Di ba? May deposit, withdraw, transfer. Yan sa ibabaw, banda. O, pinutin mo lang yan, transfer. And then, from spot to, wag yung cross margin. Doon ka sa funding. Funding, ayan. From spot to funding. And then, ano daw yung coin? BTC yung nakalagay dyan. Palitan natin ng USDT. Kasi USDT yung i-withdraw natin. And then, how much? Max lang, $20. $20. Max lang. And then, confirm, transfer. So, ang nangyari, ito na, wala na siya sa USDT natin. Wala na sa spot. Nalipat na to sa funding. Wala na. Wala na USDT. Nirefresh ko. So, spot, nawala na si USDT. Punta lang tayo sa P2P. Ayan, P2P. So, yun, ito na. 1,014. So, ang ginawa natin, ulitin ko, from spot, nilipat lang natin sa P2P wallet by pressing the transfer button. So, pag nasa P2P wallet na siya, pwede na natin siyang i-sell. Ayan. Pinutin mo lang yan, sell. Ayan. O, sell. And then, how much? All mo lang. O, ayan. $20. Benta natin. Ilipat natin sa bank natin. Sell with zero fee. Itong sa akin kasi is naka-automatic na. Sa inyo, may ano pa yan. May makikita nyo, may mga choices kayo, may range, let's say 50 pesos to 1,000, 1,000 to 2,000, hanapin nyo lang yung pasok yung range nyo na USDT na binibenta nyo. Ito sa akin, wala na, matik na kasi ito eh. Matik na siya, naka-sell with zero fee. Ayaw ko nga, ba't ganito itong sa akin? So, ganun lang naman. And then, press sell with zero fee. Tatanungin ka ngayon kung saan i-transfer yung ano fund. Sa GCash mo or sa banko. Kung wala pa, add lang, add payment method. Press mo lang yung add payment method. Lagay mo lang yung account number dyan or number kung GCash. Okay na yun. Sa akin, na-add ko na. Kita nyo naman yung bank transfer ko. Ayan na. At saka yung GCash ko. Andyan na rin. So, pindutin ko lang. Ilipat ko siya sa bank. Halimbawa, ito yung bank. Union Bank yan eh. Confirm sale lang. Confirm sale. Ayan, pending. Sa ibabaw, upper right, may chat dyan eh. Thank you for choosing Quantum Exchange. Please expect the payment in a minute. If you have concerns, you may contact, blah, blah, blah. Ayan. X ko lang, upper left. Hintayin ko lang to. 4 minutes daw. Ang gawin mo, monitor mo na lang dun sa banko mo. Kung na-receive mo na. Kung na-receive mo na,
pindutin mo lang yan sa ilalim dyan, may payment receive. Tapos i-confirm mo lang, ano mo lang yung code. So right now, hintay-hintay lang tayo. We'll just wait and monitor our bank. Oh, ito na. Dumating na siya. 900 pala yung 20 USDT. Okay na. So, balik tayo dun sa Binance. Ayan. Ni-refresh ko lang. Tapos, payment receive. Ayan. And then, check. I confirm, then confirm. And then, send code. So, kunin mo yung code sa message. Ayan. So, successfully sold 20 USDT. Done. Pindutin mo lang done. Bigyan mo siya ng positive feedback. Yan lang. Yan lang kadali mag-withdraw. Ando na sa bank ko. Diba? O yan. Sa wallet ko sa P2P, nawala na sa USDT. Sa spot naman, wala na rin. Ganito mag-withdraw sa crypto from Binance. Seconds lang yan. So yung BNB ko, 2,000 na lang. 3,000 yung kanina eh. Yan, nag-withdraw tayo mga 1,000 plus. 1,015. Lumipat na siya sa banko ko. Ayan, dito na siya, 900. For the sake of this tutorial lang naman, pinakita ko lang paano magkabilis, parang flash, parang kidlat, from your Binance to your bank account, ganun kabilis. So, for more tutorials like this, guys, please subscribe kayo sa channel ko para if mag-upload ako, makikita nyo agad. Ulitin ko lang, i-recap ko lang, if from Trust Wallet yung ano nyo, yung account nyo, swap back nyo muna sa BNB or ERC20, whatever the network it is. Tapos, i-send nyo sa Binance. O, pag andito na sa Binance, i-swap back nyo sa, convert nyo sa USDT by pressing that trade. Sa ilalim ha, trade. Upper left, convert. Tapos, from yung coin na gusto mong i-swap, like BNB or Ethereum to USDT. Pero pwede na yung BNB at saka Ethereum. Ano eh. Pero ito kasi, para at least di na kayo maguluhan ba? Kasi baka yung coin nyo is, let's say, yan, yung binili ko, mga Algo, mga Solana, mga ganyan. Swap back nyo lang sa USDT. So, sa ilalim, to USDT. USDT, yan. Tapos, sa ibabaw, yung ano. Alam nyo na yan. Tapos, preview conversion lang. Pag USDT na siya, lipat nyo sa P2P. Yan, yung P2P. By pressing the transfer button. Pag andito na siya sa P2P, press sell. Pag sell, provide mo lang yung bank account mo or GCash. And then, wait. And then, andun na. Pag nakita mo andun na, transfer mo na. I-confirm mo. Kasi pag hindi mo i-confirm, mababand ka sa Binance. Hindi ka na maka-withdraw sunod. Or, no. Di nila i-release yung USDT. Ganon. Or di nila i-hold nila yung USDT pala. So, ganon lang. From Binance to your bank account. Thank you.